Magkasundo ang gobyerno at National Democratic Front of the Philippines o NDFP na magsimula ng bagong peace talks 6 na taon matapos itong mahinto. Tiwala ang dalawang panig na sa pagkakataong ito, magbubunga na ang negosasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Ikinakasana ang panibagong peace talks ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Muling mag-uusap ang gobyerno at ang NDFP 6 na taon matapos mahinto ang negosasyon sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabayan ng paglagda sa Oslo Joint Communique noong November 23 ng dalawang panig at magkasundong tapusin ang armed conflict sa mapayapang paraan. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr., napagdesisyon na nilang magsimula ng bagong peace talks para matiyak na uusad ang negosasyon. We have learned from the lesson of the past na nakita natin marami tayong tinatawag na serial or tinatawag na mga conditions na we cannot move on the succeeding stages of the negotiation. So ito po ay naniniwala po kami at saka naibigay po namin sa kabilang party na dapat bumuo po ng tinatawag na bagong framework kung paano ang parameters ng negotiation. Ang kaibahan daw ngayon, pundasyon sa negosasyon ng goodwill at mutual respect ng magkabilang panig. Dahil dito, nararamdaman din daw ng gobyerno ang sinseridad ng mga miyembro ng NDFP na wakasan na ang higit 50 dekadang pakikipaglaban. Malaki rin anya ang naging ambag ng Royal Norwegian Government sa naging negosasyon. Yung active participation ng Royal Norwegian Government, dahil nakita namin na doon talagang bumubuo ang kanasuporta. Tiwala at positibo rin daw ang gobyerno na magbubunga na ang negosasyon ngayon. Sa panayam ng programang One Balita Pilipinas Tanghali, sinabi na ng NDFP na kayang resolbahin ang mga usapin. Sa tingin namin, medyo matagal pag-uusapan niya, pero kaya po kung harapin ng dalawang panig yung mga issues na kakibat ng pagbabago, mga reforma sa social and economic aspects ng ating lipunan. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.